What's up mga paps? Sumuk Gaming signing in again at panibagong laro na naman ating titingnan at susubukan. Ito nga ang Monster Galaxy na isang free-to-play at play-to-earn NFT game na naman mga paps. So bago natin pasukin at subukan ang mismong laro, pasadahan natin ng mabilis ang kanilang website, white paper, marketplace at of course yung wallet na gagamitin natin dito para makakuha tayo ng mahalagang impormasyon patungkol sa laro, updates, schedules and of course yung earning mechanism ng laro natin mga paps. No? So andito nga tayo sa homepage ng website ni Monster Galaxy. So yon yung game natin is available na sa App Store, Google Play Store and kung nandito ka na lang din naman sa website nila, you can download directly yung APK nila then install na lang mga paps. No? Okay, let's proceed. So, ayan. So, dito, makikipaglaban ka, magti-train ka para maka-earn. So, play and earn. So, ayan, ito yung samples ng mga NFTs nila. Okay? Kung may NFT ka na nabili sa market, so you can transfer it via this wallet. So, kailangan mo lang mag-connect ng MetaMask or Trust Wallet kung ano yung ginamit mo sa pag-purchase ng NFT para ma-transfer mo siya in-game, para magamit mo siya in-game and makapag-earn ka ng token niya nila. No? So, ayan, connect your wallet lang din. Magdadirect ka nyan dun sa pinaka. So, ito yung pinaka-dashboard ng wallet mo. So, pag nagka-meron ka ng mismong token nila, yung GGM nga, pwede mo siyang i-transfer. Okay? Pwede mo siyang i-transfer in-game. Pwede mo siyang i-transfer out sa game. Okay? So, GGM token. So, ito nga yung token nila ni Monster Galaxy. So, ito yung token icon or symbol ng token natin. So, star siya. Okay. So, pwede din kayong bumili. Kaya yung GGM nga. So, available na yung token natin sa Gate.io, Bybit, and Trustpad. Okay. So, pwede din kayong mag-stake once na meron kayong token. So, ayan. Ito yung pinaka-dashboard ng staking. So, sa staking, meron tayong lock period na 90 days, 180, 360 days. So, pagpahaba ng pahaba yung staking period, of course, pataas na pataas yung APY or yung annual percentage yield na yan. No, mga paps, nandito tayo sa pinaka-white paper or yung gitbook ni Monster Galaxy. Hindi natin didiscuss isa-isa ito or in detail. Then, kung may time kayo, pwede nyo bisitahin yung pinaka-website nila. So, proceed na tayo sa roadmap nila. So, ayan, si roadmap natin. Quarter for 2022. So, specific sila dito sa period na to. So, open beta update. Okay. Or yung MOGA ID.10. Then, yung open beta launch nga. Then, yung marketplace. New trailer and website. Okay. I think majority dito is live na. So, open beta launch. So, the open beta launch marks the official public release of the game. That means anyone can create account and start earning. From this point on, all players' progress will be saved. So, ayan, sa game, kung ano man yung progress na maabot natin sa game, so, it's saved na. So, hindi na siya mawawala until the launch ng mismong game. Okay? So, ayan, converting GGM points to GGM. Okay? So, ayan, ito yung instruction kung paano magko-convert ng points to GGM. So, ano nga ba yung points na i-convert natin sa GGM token? So, ito yan. Check natin dito sa play to earn. Of course, make MOGA your own with NFTs. Okay? So, check lang natin MOGA's NFTs. So, ayun daw. So, how to get MOGA NFTs? So, paano daw tayo makakakuha dito ng NFT? So, ang sabi dito, pwede tayong mag-collect ng MOGA fragments. So, pag nakompleto natin yung fragments na to, pwede na tayong mag-summon ng MOGA NFT natin. Okay, so yun yung way para makakuha tayo ng MOGA ng hindi bumibili sa marketplace ng mismong NFT. Okay, so playing to earn with MOGA NFTs. So, yung GGMP or yung GGM points can be earned as rewards for completing daily tasks and using other game features. Through the GGM exchange interface, player can convert their points to GGM at a rate of 1:1 ratio. No? So, check natin mamaya sa actual game kung makakapag-earn ba tayo ng GGM point
nang hindi bumibili ng NFT or as free user lamang. Okay? So, by the way, mga paps, yung game natin is under ng BSC or yung Binance Smart Chain or BNB Smart Chain na yata ngayon. Okay? So, ayan, play to earn. So, paano ba tayo mag-earn dito? So, player will follow the game's main storyline by advancing through the levels available in quest mode. First one. Then, yung daily task, of course, pag na-complete natin yan. And also, yung sa achievements. Okay? Tapos, when player plays high enough on one of the game leaderboards, for example, sa PvP, plunder rankings. So, of course, yung pag may mga rankings tayo dito, so makaka-earn din tayo dun. Okay? So, sa gameplay natin, so, ayan yung mga game modes natin. Quest mode, instance mode, challenge mode. Okay. Okay. So, ayan. Of course, yung quest mode natin, yan yung player versus environment natin. Okay. Challenge mode. Ito yung complement invites players to face their fellow MOGA tamers in battle. So, ito yung PvP natin. Yung challenge mode. Then, yung instance mode is yung boss challenge natin or yung boss raid na tinatawag natin. So, ayan. Tapos na tayo sa pinaka white paper nila. Proceed tayo sa marketplace. So, kung gusto nyong bumili ng MOGA NFT natin or yung character na NFT dito, so, click nyo lang ito. Then, magpo-proceed kayo sa Bybit NFT trading platform, no? So, dito kayo makakabili ng NFT ni Monster Galaxy. So, ayan, check lang natin dito sa marketplace nila kung magkano ba yung pinaka lowest price na listed ngayon as of this recording moment. So, meron tayo ditong rare na 26 USDT yung price niya. Magkano ba ang value ng 26 USDT sa Philippine Peso? So, 26, check natin. Okay. So, 26. So, 1,400 plus. So, as of this recording moment, meron tayong listed na rare na NFT worth of 1,400 pesos. Okay? Nag-iisa na siya. Yun siya yung pinaka-mababa. Okay? So, ayun mga paps, I think nadaan na naman natin yung mga mahalagang informasyon na kailangan nating malaman bago tayo magsimula ng laro. So, ayun mga paps, pasukin na natin, subukan na natin. So, ayun mga paps, no, by the way, itong game is ni-recommend and ni-request sa atin ni Sir Range. Shout out sa iyo, Sir Range. And shout out din sa ating 21 followers. Sana madagdagan pa kayo. And shout out din sa group natin sa pre-NFT discussions, no. So, ayun mga paps, kung may trip din kayo na game and gusto nyo ding pasadahan natin, just comment down below at titingnan, papasukin at susubukan natin mga paps, no. So, andito nga tayo sa Monster Galaxy. So, ito na yung pinaka-game natin. So, ito yung pinaka-interfere nung game pagka-download and pagka-open mode. So, kailangan nating mag-login or mag-link ng game natin. So, yung credential na gagamitin natin pag-login is kung ano yung ni-register natin sa game and kung ano yung nakalink sa wallet natin. Okay. So, ayun nga mga paps, na andito na tayo sa mismong laro. And ito yung interface ng ating game pagka-login natin o pagka-sign in natin dito sa Monster Galaxy. Then, disclosure lang mga paps, itong account na i-demo natin ngayon and i-walkthrough natin sa is a totally free user. So, wala po tayong ginastos dito maliban sa time and effort natin to grind. And syempre, iba pa rin kung may pure NFT characters din tayo sa isang game. And kung tingin nyo, may future tong game and willing kayong mag-invest, please make sure lang mga pap, you do your own research, invest what you can afford to lose, and invest at your own risk pa din tayo mga paps, no? So, walkthrough lang tayo kung ano ba yung makikita natin dito sa game, ano ba yung features, paano ba ang gameplay, ano ba yung mga game modes na available, and of course, paano tayo makaka-earn dito mga paps, no? So, okay. So, ito yung interface ng game natin. So, ayun.
simulan natin dito sa upper left. So nandito yung pinaka profile natin, no. So ayan lang naman yung name natin and yung ID and of course yung level natin. Then mamaya natin discuss tong sa CDK GGM details. Okay? And then yung pinaka taas. So andiyan yung name natin, andiyan yung power, andito yung color green is yung GGM points. Kung matatandaan nyo yung GGM points natin, yung gagamitin natin pang exchange sa GGM token. So ito si GGM token natin, yung star. Then yung katabi niya is yung diamond natin na commonly ginagamit natin sa pag-upgrades ng ating mga characters, ng ating MOGA, ng ating mga armors. Na, okay, so sa kabilang side naman, of course, andito yung daily quest natin. So, daily, magre-reset yung missions natin na kailangan nating ma-accomplish sa isang araw. Okay? So, ayan, nakalagay naman, daily task will be refreshed at 000 every day. So, daily. So, tomorrow, magbabalik tayo dyan for the another set of daily quest. Okay? So, sa achievement quest, andyan yung sections natin ng battle, culture, and collect. So, ayan, sa battle natin, so, iba-iba yung ma-earn mo pag naka-accomplish ka ng isang mission. Sa culture naman, mostly ang nakukuha natin dito is yung diamond, no? While sa collect, so, ito yung makukuha natin ng mga rewards, no? Okay. So, ayan yung sa baba ni quest. Andyan yung pa-event ng game natin, no? So, andyan may tatlo tayong ongoing na events. So, andyan si Celebration of Genesis. So, ito yung daily sign-in. So, dyan ka makakakuha ng GGM points. And dito din ako nakakuha nung isang NFT natin na common. Okay? On the 6th day, makakakuha tayo ng panibagong NFT character. Okay? So, sa month sign-in. So, daily din, makakakuha din tayo dito ng mga rewards. So, daily, makaka-receive din tayo ng iba't ibang items dito within the month. So, next natin is tip-top-top-up wheel. So, ayan, ano ba ang laman ni tip-top-top-up wheel? So, ayan, top-up bonus. Current Epic Monga Assure. So, dito, pwede kang mag-spin the wheel. Kaya lang, may condition sila. So, every time you top up $10 total, you'll get a turn and earn. So, makakapag-spin ka daw dito. Pag nakapag- top up ka o nakapag-recharge ka ng $10. Then, makakapag-gain ka ng up to 10 chances a day. Okay. Then, turn them in and take a spin. Okay. Or wait and they'll accumulate. Okay. So, pwede mo siyang gamitin pa isa-isa or pwede mo siyang hintayin until makadami ka ng spin. No? Okay. So, ayun, may chance kang makakuha dito ng epic na MOGA na si Azure. Okay. So, next, ito yung chest natin. So, ito yung rewards natin na nakuha dito kasi auto-farming siya. So, meron tayo na 440 per minute na experience. Then, may potion tayo na 220 per minute na nagagamit natin pang-upgrade and pang-level up ng ating MOGAs. No? So, ito yung mga pwede nating ma-obtain dito. So, nandito din yung mga armor or yung mga equipment na pwede nating i-equip sa MOGA natin. Okay? So, next, itong quick handling. So, daily, makakakuha ka din ng free neto for 120 minutes or 2 hours na auto mode income yan. So, ayan yung nag-auto farm dyan. So, dito na yung pag-formation ng ating MOGA to battle na. Okay? So, you can select 5 in a battle. Okay? Ito yung cycle natin. Magkakameron siya ng bonus effect kung makakapaglagay ka ng MOGAs na according dito sa mga to. Halimbawa, itong si Water, may plus 5 siya sa health natin. So, pwede nyo naman siyang i-auto-array or siya yung magsiset ng formation ng ating MOGAs. So, kung gusto nyo naman, meron naman dito na ready na formation. So, ayan, pipili lang kayo. And each formation has bonus. And napaka-importante yung formation ng MOGA natin. Kasi may mga levels ako kanina na hindi ko malagpasan. Pero nung nag-change ako ng formation, nalagpasan ko sila. Okay? Dito sa home, dito matatagpuan yung mga fields. Dito sa fields natin, nandito ang arena, forge, MOGA travel, bank, then yung factory,
plantation and boss trial. So each field natin may required siya na chapter bago siya ma-unlock, no? So sa in my case, na-unlock ko na si Arena and si Forge. So sa Arena, of course, yung Arena natin, of course, yung sa Arena natin, so nandito yung mga battles natin. In a day, magkakameron tayo ng I think 8. So in a day, I think magkakameron tayo ng 8 chances na free challenge sa Arena, no? After ng 8 challenge na yon, then magbabayad na tayo ng ticket para makapaglaro tayo. Okay? So sa leaderboard natin, yung rank natin sa Arena. So in my case, hindi pa ako nakakapasok sa Arena natin. So hindi pa ako nakakapaglaro for the day. So yung rank reward natin, since hindi pa nga ako nakakapasok sa brackets natin. So wala pa ako makukuha na rewards. Okay? Then yung Forge natin, andito tayo sa ating equipment. Okay, portion. So, andito sa portion na to, pwede kang mag-upgrade ng mga armor mo na na-equip mo sa iyong mga mogas. Then, sa moga travel natin, not yet available. While yung bank natin, so nandito yung pinaka-wallet natin. So, pwede tayong mag-recharge ng GGM token kung gusto nating magpasok in-game. So, $2 natin is 422 GGM token. Okay, and so on and so forth. Then, si GGM exchange. Okay, so ito, si color green natin, ito yung GGM points natin. Or yung GGM points. So, yan yung mga nakukuha natin. I-discuss natin mamaya kung saan natin nakukuha. So, in my case, meron akong 15.32 na GGM points. And yung minimum na pag-exchange dito is 50. Then, yung exchange rate nga nila is 1 is to 1 yung ratio. So, 1 GGM point is equivalent to 1 GGM token. So, yung factory and yung plantation, ma-unlock natin siya once ma-clear natin yung chapter 540. Then, yung boss trial, hindi pa siya available. Okay. So, next. So, ito naman yung mga mogas natin. So, pag sign in mo sa game, magkakameron ka ng default na mogas. Food. Magkakameron ka along the way ng 5 na beginners na MOGA. Okay? In my case, nakakuha ako ng isang common, si All Read, doon sa sign-in natin, sa daily sign-in natin. Okay? Basically, pwede tayo magkameron ng MOGA up to 150. Okay? This function can be used to expand the limit of your MOGA backpack. Are you sure you want to expand for 1 GGM token to expand your backpack limit by 5. So, pwede mo pa palang dagdagan kung hindi pa, kung masyadong skip na yung 150 mogas sa backpack mo. No? Sa gallery natin. So, ayan yung mga class na under ng legendary. Epic, of course. Super rare. Rare. Uncommon. And common. So, nakakuha tayo ng isang common. Then, yung beginner natin. So, ito yung possible na makuha natin sa beginner. Okay? So, ayan. Sa adventure natin. So, hindi naman nag-reset yan. So, pag natapos mo yung isa for the day. So, kinabukasan, magre-reset siya. Okay? Then, may mga required din siya na level. So, may crystal dungeon tayo. May experience dungeon tayo. Then, may material dungeons tayo. Okay? Then, endless trial. So, endless siya. Kung hanggang anong level yung mapapass through nila o yung malalagpasan nila. Okay? So, sa Moga Chip Dungeon. So, dito naman tayo makakakuha ng fragments. Yung fragments is magagamit natin to summon. So, next, yung gacha natin. So, pwede tayo ditong mag-summon ng NFT Moga natin. Okay, so dito sa fire element, pwede tayo mag-summon ng isang MOGA cost ng 80 GGM token, no? Or 10, so of course 800. Then dito sa basic card box, so excellent MOGA waiting for you. Okay, so the same cost, so isang summon cost ng 80 GGM token. While dito sa dark card bug, so premium MOGA is waiting for you. So, ang summon naman dito, so, syempre, higher rarity to. So, it costs 200
ng isang summon. Okay? Dito naman sa trade, itong in-game, so ito ay ano pa lang, fragment pa lang. Then itong marketplace, pwede kayong bumili dito ng yung mismong NFT na. Okay? So, pwede din kayong mag-sell dito kung mayroon kayo dito na pwedeng ibenta. No? So, ayan, check natin yung challenge mga paps para mapakita ko sa inyo yung gameplay ni Monster Galaxy. Okay? So, ayan, kayo yung mag-create na formation. No? So, may available na array dito. So, yung positioning mga paps depende sa skill, sa race, and of course, kung ano yung function ng inyong MOGA. So, ilagay ko sa harap si tank natin. Then si, okay, then si warrior sa kasunod ni tank. Then si mage, sa likod si last, kasama si isang mage. Then ilalagay ko sa likod si support natin para nakakapag-heal siya. Okay, so napakahalaga ng formation mga paps, no? So may mga levels ako kanina o may mga chapters akong hindi malagpasan. And nirey formation ko lang siya. Then nakalagpas ako dun sa mga levels na yun or yung mga chapters na yun. So check natin yung gameplay. So ayan, nasa chapter 4-10 ako. Okay. So kung nababagalan kayo sa pacing, pwede nyong speed up yung game. Okay. So pwede nyong, kung nabibilisan kayo, pwede yung speed down. So, ayan mga paps, talo tayo. Okay. So, what we need to do dito is magpalakas tayo or mag-upgrade tayo ng mga mogas natin. Okay. So, ayan. So, pag nakita nyo yung pula na bilog sa moga nyo, ibig sabihin available na yung pag-upgrade ng moga nyo or yung pag-level up. Okay. So, ayan. Pwede na nating i-level up si all reel natin. So, pag nag-max na yan, yung level ng moga nyo, pwede nyo siyang i-upgrade into another level para lumakas pa yung mogas nyo. So, ayun mga paps, yung pinakamahalagang tanong, since pre-user tayo, how to earn ba? Paano ba tayo kikita dito nang walang ini-invest, no? So, ayan, check natin yung record ng GGM points ko. Kasi si GGM points naman yung i-convert natin kay GGM to. So, saan-saan ba makukuha si GGM points? Okay. Based dito sa records ko, okay, so nakakuha ako ng karamihan ay sa achievement quest, okay. Then nakakuha din ako sa Celebration of Genesis, yun niya yung daily sign-in. Then yung achievement quest natin, so pag may mga mission tayong nagagawa, so dun ako nakakakuha. Of course, yung daily quest din natin, pag na-complete natin, nakakakuha din ng GGM points dun. So, ayan. So, karamihan sa achievement quest talaga, kung magkakameron ka ng mga NFT dito, ng mga fragments, pwede mo siyang isell dito into GGM points, of course. Okay, saan pa? Sa event. So, ayan. So, pag nag-top up ka, may chance ka ding makakuha ng GGM points dito or kung maswerte ka, yung mismong MOGA. Okay? So, ayan mga paps. Basically, ganun lang naman yung gameplay ni Monster Galaxy. And ganun lang din naman to earn dito. Napakadali lang din. So, kailangan mo lang mag-accomplish ng daily quest, achievement quest, then makakakuha ka na ng GGM points. No? So, yun nga, since beta pa lang naman tong game, pero yung progress naman natin dito is makikarry over na sa launch ng game natin. So, ayun mga paps, hanggang dito na lang muna tayo kay Monster Galaxy. And I hope makapaglabas pa tayo ng susunod na video patungkol naman sa mga updates pa ni Monster Galaxy and yung mga potential earning pa dito sa larong ito. I suggest, tingnan nyo din, pasukin nyo din, and subukan nyo din. So, ayan na nga mga paps. Kung nagustuhan nyo ang topic ng video natin ngayon, pakilike na lang. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong videos patungkol sa mga free-to-play, play-to-earn na games, mining apps, earning apps, at iba pa,
So don't forget to click the notification bell at subscribe button para lagi kang una at updated sa mga i-upload pa nating mga videos. So hanggang dito na lang muna ulit tayo mga paps. Subok Gaming is signing off. Salamat!